Nagtayo ang mga Israelita ng monumento. Ika-apat na kabanata. Nang makatawid na ang lahat ng mamamayan ng Israel sa ilog ng Jordan, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lahi, at utusan ang bawat isa sa kanila na kumuha ng isang bato sa gitna ng ilog, doon sa kinatatayuan ng mga pari. Pagkatapos, dadalhin nila ito sa lugar na tutuluyan nyo ngayong gabi." Kaya tinawag ni Josue ang 12 lalaki na pinili niya mula sa bawat lahi ng Israel at sinabi, "Pumunta kayo sa gitna ng ilog, sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos. Ang bawat isa sa inyo'y kumuha ng isang malaking bato para sa bawat lahi ng Israel at pasanin ito. Gawin niyo agad itong monumento bilang alaala sa ginawa ng Panginoon. Sa darating na panahon, kapag nagtanong ang mga anak nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo sa kanila na huminto sa pagdaloy ang ilog ng Jordan nang itinawid dito ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Ang mga batong ito ay isang alaala para sa mga mamamayan ng Israel magpakailanman." Sinunod ng 12 Israelita ang iniutos sa kanila ni Josue ayon sa sinabi ng Panginoon. Kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isang bato para sa bawat lahi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kampo nila at inilagay doon. Naglagay din si Josue ng 12 bato sa gitna ng ilog, sa lugar na kinatatayuan mismo ng mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Hanggang ngayon, nandoon pa ang mga batong iyon. Nanatiling nakatayo sa gitna ng ilog ang mga pari hanggang sa matapos ng mga tao ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Josue, na ayon din sa iniutos ni Moises kay Josue. Nang makatawid na silang lahat, itinawid din ang kahon ng kasunduan at nauna ulit ang mga pari sa mga tao. Tumawid din at nauna sa mga tao ang mga lalaking armado mula sa lahi ni Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase, ayon sa iniutos ni Moises sa kanila. Ang 40,000 armadong lalaki ay dumaan sa presensya ng Panginoon at pumunta sa kapatagan ng Jericho para makipaglaban. Nang araw na iyon, pinarangalan ng Panginoon si Josue sa harap ng mga Israelita at iginalang si Josue ng mga tao sa buong buhay niya, gaya ng ginawa ng mga tao kay Moises. Pagkatawid noon ng mga Israelita sa ilog ng Jordan, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Utusan mo ang mga paring may buhat ng kahon ng kasunduan na umahon na sila sa ilog ng Jordan." At sinunod iyon ni Josue. Kaya umahon ng mga pari na dala ang kahon ng kasunduan ng Panginoon at pagtapak nila sa pampang, dumaloy ulit ang tubig at umapaw gaya ng dati. Ang pagtawid ng mga Israelita sa ilog ng Jordan ay nangyari ng 10th araw ng unang buwan. Pagkatapos nagkampo ang mga Israelita sa Gilgal, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinalagay ni Josue ang 12 bato na ipinakuha niya sa ilog ng Jordan. Sinabi ni Josue sa mga Israelita, "Sa darating na panahon, kapag nagtanong sa inyo ang mga anak nyo kung anong ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo na lumakad sa tuyong lupa ang mga Israelita nang tumawid sila sa ilog ng Jordan. Sabihin nyo sa kanila na pinatuyo ng Panginoon na inyong Diyos ang ilog ng Jordan hanggang sa makatawid kayo, gaya ng ginawa niya sa dagat na pula, hanggang sa makatawid tayo. Ginawa niya ito para kilalanin ng lahat ng mga tao sa mundo na makapangyarihan ang Panginoon, at upang lagi kayong magkaroon ng takot sa Panginoon na inyong Diyos."